Guys, for today's video, nabasa ko yung mga comments nyo recently about the changes na naman sa pagka-cash in or pagko-convert ng G-credit na maging cash. Sinabi dun sa mga comments na minimum na daw ng 3,000 pesos para makapag-cash in ka sa CIMB. Ano pa ba ang ibang paraan na pwede nyong gamitin para makapag-convert kayo na maging cash? So tara, pag-usapan natin yung mga pwedeng maging solusyon dito sa problema nyo. So sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here, my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron na akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yun nga, ito yung mga comments, yan, na sinasabi nila na minimum na daw ng 3,000 pesos para makapag-cash in ka sa CIMB using Dragon Pay. So ibig sabihin lang nito, kapag 1,000 yung credit limit mo with G-credit or 2,000 or kahit sabihin mong 3,000 yung G-credit limit mo, eh hindi ka makakapag-cash in sa CIMB. Kasi kailangan kung minimum ng 3,000 ang required ni CIMB, dapat meron kang G-credit available balance na 3,010 pesos. Kasi yung 10 pesos is the service charge ni Dragon Pay. O nga naman, most of the people, hindi naman kataasan ang G-credit limit nila. For a normal one, merong available dyan na 1,000, 2,000, up to 3,000. So sila, nagkaroon na ng problem dahil nga dito sa update na to ni CIMB. O given na meron na yan, so hindi na ba effective yung pagka-cash in sa CIMB? Well, effective pa rin naman siya sa mga may mas matataas na G-credit balance. Yung procedure na pag-cash in sa CIMB is still the recommended method sa pagka-cash in ng mga malalaking G-credit available balance. So pag-usapan natin yung 3,000 and below na credit limit with G-credit. So ano pa bang pwede natin gawin? Well, kung hindi nyo pa napapanood yung isang method, which is gagamit kayo ng coins.ph, pwede nyo makonvert ang inyong G-credit available balance kahit magkano. Well, wala namang minimum, pero minimum doon yung service fee plus yung amount na kakashin mo. Yung service fee, 25 pesos. Siguro ang minimum na pwede nyo i-cash in is 26 pesos, pero it's not worth it, diba? Sinasabi ko lang na kahit na anong amount, siguro up to 26 pesos, pwede nyo i-cash in sa coins.ph. Ngayon, yung ginawa kong video about that before, pagkalabas ko, siguro 1 week lang, nag-update kagad si coins.ph. Nire-arrange niya at tinanggal niya yung over-the-counter. Ibig bang sabihin, wala na rin yung method na yon? Well, meron pa rin kasi meron namang ibang option sa coins.ph na pwede niyong gamitin para makapag-cash in. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. So, ang requirement dito is syempre meron na kayong verified coins.ph account para pag nakapag-cash in na kayo dito sa coins.ph wallet nyo, is mababank transfer nyo siya papuntang e-wallet or papuntang bank account nyo sa ATM nyo para ma-withdraw nyo. Okay, so let's assume na meron na kayo. Pero sa mga wala pa dyan, mag-download lang naman kayo ng coins.ph and then i-follow nyo lang yung prompt para mag-register kayo ng account with coins.ph. And also, kailangan lang naman dyan ng one valid ID para maging fully verified kayo. Okay, so paano bang gagawin natin? Okay, buksan nyo yung coins.ph account nyo and then, ayan, makikita nyo yung sa akin. So, para makapag-cash in kayo, click nyo lang yan, nakalagay cash in, add PHP. Pag-click nyo yan, mapupunta na kayo dito sa cash in options nila. Ayan, Top Picks, GCash, Shopee Pay, e-wallet, pero hindi yan. Punta tayo dito sa ilalim, sa bandang ilalim, hanapin nyo yung remittance center. Tapos, piliin nyo yung Palawan Pawn Shop. So, yan, makikita nyo yung cash in amount, ilalagay nyo kung magkano, and then yung Dragon Pay. So, paalala lang guys, merong 25 pesos na service charge si Palawan Pawn Shop. So, ibig sabihin, meron ng 25 pesos to. Kunyari, 1,000 ang credit limit nyo with G-credit. So, 1,000 minus yung service charge ni Palawan Pawn Shop, which is 25 pesos. So, that's 975 pesos. Ibig bang sabihin yun yung amount na makuha nyo? Hindi rin, kasi kailangan nyo pang magbawas ng 10 pesos para naman sa service charge ni Dragon Pay. Technically, minus 35 pesos. So, let's say 1,000 yung credit limit nyo, ilalagay nyo lahat. 1,000 minus 35 pesos, that's 965 pesos. So, kung imamax nyo yun, ilalagay nyo is 965 pesos. Pero, for this presentation, maliit na amount lang. So, try natin 75 pesos. Tapos, ilagay nyo yung recipient email address nyo. Tapos, click next.
Ayan, makikita nyo. You're about to cash in 75 pesos to your coins account. Total cost will be 100 pesos including the 25 pesos fees. So, dito pa lang yun kay coins kasi. Pag na-generate na natin yung reference number ni DragonPay at pumunta na tayo kay GCash, doon, kailangan ulit magbawas ng 10 pesos. Ayan, cash in. Ayan, plus 75 pesos. Complete it within 8 hours. Makikita nyo dito sa baba yung reference number, yung 6YEPC2Q0. So, yan yung ano, gagamitin natin na reference number para kay GCREDIT. Mag-i-email din naman si coins.ph ng instruction kung paano kayo magka-cash in. So, much better na doon nyo na lang i-copy yung reference number. Makikita nyo yung email ni DragonPay. Ayan, click nyo lang yung link na yan. Then, ayan, yung makikita nyo, reference number. So, iyan yung i-copy nyo. Pagka-copy, punta kayo sa GCash. Login kayo sa GCash. Ayan, and then select bills. So, under bills, select payment solution. You know, yung nasa baba. Guys, tandaan nyo ha, payment solution. And then, i-type nyo Dragon. Yan, makikita nyo, lalabas Dragon Pay. I-click nyo lang yung Dragon Pay and then, i-enter nyo yung amount which is 100 pesos kasi 100 pesos nga. And then, i-enter nyo yung kinapin yung reference number and then yung cellphone number nyo and then yung email address. Tapos, i-uncheck nyo na lang yung insurance, yung protect your bills. I-uncheck nyo na lang yan. Wala namang sense din yan. And then, i-submit. Ayan, 100 pesos. Ayan, mamimili ka na kung sa GCash ba siya ibabawas or sa GCREDIT. So, piliin natin yung GCREDIT. And then, confirmation page. And then, ito na yung resibo. Payment received. Ayan. Tapos, balik lang tayo sa ating coins sa PH. Ito. And then, refresh. Ayan. Nakikita nyo. 75 pesos. Lumabas na siya. Paano ba kayo makasali dito sa ating 50 pesos GCash giveaway? So, napakasimple lang naman. Unang-una, kailangan nagsubscribe na kayo dito sa channel ko. Pangalawa, i-like nyo ang video na to. And pangatlo, i-share nyo to sa inyong Facebook, YouTube, or Instagram account. Mamimili tayo ng winner na 50 pesos every video na ilalabas natin. And once na ma-reach natin ang 50,000 subscriber mark, mamimigay tayo ng isang cellphone. And hopefully, mag-continue ang aking pag-giveaway every 10,000 subscriber milestone na ma-reach natin. So basically, ganun lang naman kasimple yung pag-cash in papuntang coins.ph. Now, kung ang question nyo is paano siya ilalabas, yun na nga, kailangan verified na kayo para mailabas nyo yung kinashin nyo. Pwede nyo siyang i-cash out via e-wallet or pwedeng bank transfer and then magbabayad na lang kayo ng InstaPay charges. So, couple of questions dito or clarification. Una, ito pinapakita ko sa inyo is ito kasi yung available ngayon. Hindi natin alam, baka later mag-update ulit si coins.ph, baguhin na naman yung arrangement or what. So, as of today, August 21, ito pa yung gumagana. So, hindi lang natin alam, if you watch this on a later time, baka mag-iba. So, basahin nyo na lang kung merong pin comment sa baba kung merong update. Pangalawa, merong mga coins.ph account na i-confirm nyo pa lang yung amount sa Palawan Pay or kahit sa MWLIR na option. Pag clinic nyo yon, mag-fail kagad. So, etong issue na to is merong problema sa inyong coins.ph account. So, ang gagawin nyo dyan is kontakin nyo lang naman si coins.ph customer service via email or via phone. And then, sabihin nyo na lagi nag-fail pag magka-cash in kayo. May gagawin lang naman si customer service yan para may iayos yung account nyo and then magre-replace sila sa inyo or i-update nila kayo na okay na yung account nyo, then makakapag-cash in na kayo. Necessary yung step na yan sa mga nakaka-receive ng failed cash in error. Sana ano, naliwanagan kayo, meron pa rin pag-asa, mako-convert nyo pa rin yan kahit less than 1,000 pa yung credit limit nyo, mako-convert nyo pa rin yan as of today. So, mag-update na lang ako in case na magkaroon ulit ng panibagong release or update si GCREDIT or si coins dito sa method na diniscuss ko sa inyo ngayon. So, yun lang muna for today's video guys, but before we end this video, shoutout muna tayo and shoutout kay Golden Share. Thank you so much, sir. Kaka-open ko lang po kanina kaya nag-research ako about GoTime. Pa-shoutout na lang po sana. Oh, shoutout sa'yo, Miss or Sir Golden Share 386. Thank you for watching and supporting my channel. So, yun lang muna for today's video, guys. Huwag niyong kalimutan yung promotion natin, 50 pesos GCash giveaway sa mga nanalo. Congratulations. Kinonta ko na kayo, sana mag-reply kayo sa comment section ko or i-message niyo ako sa aking Facebook account, which is yan, para makuha ko na yung number niyo at mabigay ko sa inyo yung inyong 50 pesos na premyo niyo. So, tuloy-tuloy itong 50 pesos GCash giveaway natin hanggang ma-reach natin yung ating 50,000 milestone subscribers. And also, guys, once na ma-reach na natin yung 50,000, iraraffle na natin yung isang mid-range na smartphone na ipamimigay ko sa inyo. Okay? So, yun lang muna for today's video. Sana natulungan ko kayo sa problem nyo about converting your GCREDIT to cash. So, thank you for watching, guys. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala naman problema dyan, but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko.
Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!